Magkahalong tuwa at galit naman ang naramdaman ng ina ng isa sa mga dinukot na UP student sa pagkakaaresto kay retired Major General Jovito Palparan. Hiniling niya at ng iba pa na mga biktima umano ni Palparan na maibigay na sa kanila ang hinahanap nilang katarungan. Nagpapatrol si Doris Bigornia. Napalundag sa tuwa ang nanay ni Sherlyn na si Linda Cadapan nang mabalita ang arestado na si Jovito Palparan. Nanginig din siya nang maisip ang drawing ng kanyang 8 taong gulang na apo. 3 araw bago madakip ang isa sa tinaguriang most wanted, drawing ito ng bata. Sa wakas, yung aming paghihirap ay magkaroon din ng linaw. Magkaroon din ng linaw dahil dapat siya ang makakasagot kung nasaan si Sherlyn at si Karen. Sumugod si Nanay Linda sa tanggapan ng karapatan ang human rights group na umalalay sa pamilya Cadapan mula nang dukutin si Sherlyn sa Hagonoy, Bulacan noong June 6, 2006. Kasama niya ang grupo na sumugod din sa NBI kanina. Gusto makita. Una-una titingnan ko rin yung mukha niya kung bagay sa aming paghihirap, siya ba ay nagiging masaya? Sa mga natuklasan niyang sinapit ng anak sa kamay ng mga alagad ni Palparan, nangangamba si Ginang Cadapan kung ano ang magagawa niya kay Palparan sa oras na magkita sila. Ang una-una kong magiging reaksyon violente, siguro gagamit ako ng kamay. Buhay ng anak kong hinahanap ko Hindi isang item kong nawawala, anak ko yun. Napaiyak naman si Raymond Manalo, witness ng pamilya Cadapan at Empeño sa habeas corpus case laban kay Palparan at mga kasama nito. Naalala niya kung paano tinorture ang 2 babae nang sabay silang ilipat sa isang military camp sa Limay, Bataan noong 2006 hanggang 2007. Totoo naman pong bertugo. Dahil nasaksihan ko po lahat yung kaberduguhan po niya. Awang-awa po ako, dalawang Abang-aba po ako sa 2 babae, lalong-lalo na po sa sarili ko. Pinagbintangan si Raymond at kapatid niyang si Reynaldo na miyembro ng New People's Army at sabay na dinukot noong Pebrero 2006. Kasagsagan noon ng anti-communism program ng Arroyo Administration. Ayon sa karapatan at ibang mga human rights group, doon nagsimula ang kaliwatkan ng pagdampot ng mga pinaghihinalaang miyembro ng NPA sa lugar kung saan na-assign si Palparan, katulad ng Mindoro, Samar at Central Luzon. Walang habas na torture umano ang sinapit ng mga ito. Marami kabilang si Karen Empeño at Sherlyn Cadapan ang hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Dahil sa anti-communism stand ni Palparan, naging paborito ito ni Pangulong Arroyo. Mabilis na napromote si Palparan at pinarangalan pa sa sona ni Arroyo noong 2006. Ngayong arestado na si Palparan, nais ng mga biktima umano nito na makukuha na nila ang hustisya. Kulang po kung makikita lang po namin siyang nakakulong o kung bibitayin. Mas maganda po dun kung ano po yung naranasan namin na hirap sa dami po niyang pinatay. Kulang pa rin po yung kamatayan sa kanya. Nabalatan po siya ng buhay hanggang sa mamatay po siya ng dahan-dahan. Patuloy na umaasa si Ginang Cadapan at Raymond Manalo na mabibigyan ng pansin ng gobyerno ang kanilang kaso. Gayun din ang daan-daang desaparecidos o nawawala na pakanaumano ni Palparan. Doris Bigornia, ABS-CBN News.